Hi everyone, for this episode, I have with me yung author po at ang proponent ng Balik sa Basic dito po sa Italy. Pangatlong taon niya na pong ginagawa ito, 2016, 2017, and 2023. May I introduce to you Laarni Silva. Hi, thank you, Derek. Ayan, ako, tagal ko na pong pinupuntirya to dahil alam niyo po, siya po ang may dahilan kung bakit kami nandito sa Italy, di ba? At ano po ito, nung 2016, Venice at saka Modena. Tapos nung 2017, Venice, Milan, Bologna, and Rome. Udine. And Udine, lima pala yun, oo. Five. And then, ngayon naman, balik kami, the major cities of Italy. Venice, Milan, at saka ito nga, nandito kami sa Roma ngayon. So, Laarni, please say hi to everyone. Hello everyone, for those who are following Direk Kata sa vlog, diba? Yung kanyang aking YouTube interview. YouTube channel, yes. So, hello sa inyong lahat, and I'm glad na you watch all the videos of interviews of Direk, nakakatuwa. I mean, different strokes of life. Chikahan portion lang naman to, di ba? Pero congrats, Direk. I mean, nakakatuwa lang. I mean, pinuntirya talaga kita kasi kailangan ng interview kita dito, no? Actually, umiiwas nga po ako. Akala niya, iwas na siya. Excuse me. Nagtutulog-tulogan. Che! Anyway, ganito po. Gusto ko lang pong maintindihan ng lahat at malaman ng lahat. Ano ba ang Balik sa Basic? Yes, actually, Balik sa Basic was conceptualized talaga in 2016. Siguro because of yung... Siguro pamilya kasi kami ng teachers. Mm-hmm. My mother is not really a teacher but she was a catechist when okay. I was in elementary pa lang. Mahirap nga yung kanya kasi napunta pa sila yung parokya namin, yung mga catechist, pinadadala sa mga baryo. Sa Kandubang yung Kandubang noon, Maalikabo. Kandubang Laguna, okay. No? Sa hasyenda ng mga yulo. Ay, oo nga. Yes, nakarating na. True. Diba? So, Maalikabok noon. Pero yung nanay ko, nagtsatsaga siya na magturo ng religion, ng katikismo doon. Kasama niya, kung ba ako pa nun, singkapas nun. Para lang umupo ako sa isang sulok. May bagoong ba? Wala nga eh. So, nanay ko, nagtuturo na siya sa mga bata. And then, may mga kapatid din ako, yung mga madre, teachers din sila. Ay, oo. May sisters po siya, mga madre. Na-meet ko na rin. Kailangan nila yung mag-madre para maligtas po ako. Charo na. Ang bunso. No, but yun siguro, Direk, yung innate siguro sa amin, yung imparting ba the knowledge. And tapos, so, former teacher ka pa. Yes, nagturo po ako sa Perpetual, Don Bosco Caritas sa Santa Rosa, and Assumption College sa San Lorenzo, San Lorenzo Village. So, because of that, Direk, ang haba, pasensya nyo na ba? Para lang maintindihan nyo yung simula. And so, that time, nakita ko po yung kakulangan ng knowledge po ng kabataan na dito na lumaki about our culture. Sa Italy. Yung kultura natin. So, hindi naman natin sila masisisi. Walang may kasalanan. Mm-hmm. Nagkataon lang talaga na yung pagkakataon, hindi sila nabibigyan talaga ng pagkakataon na makilala yung kultura natin. Maaring uuwi sila, pero in a month lang, or 2 months. So, hindi talaga nila naiintindihan. So, dun po parang, yung balik sa basic, di ba, back to basic, yung yung pinaka basic, ano lang yung necessity, ano lang yung kailangan. Pero acronym po siya kasi K yung dulo, basic is balik sa buhay ng anyo ng sining at kultura. So parang at least magkaroon lang sila ng idea na tayo mga Pilipino ay may kultura na dapat na ipagmalaki, mahalin, alamin at ipagmalaki. Ngayon, syempre, kung uupo lang sila, makikinig lang sila, sino makikinig sa lesson? Alam mo naman, diba? Tsaka alam mo naman ang makabataan ngayon, iba na yung attention span. Mm-hmm. Ako lalo na sa bilis ng mga seconds lang sa TikTok. So, ginawa mong visual. Yes, ginawa ko siyang visual at yung experience talaga of them touching, you know, wearing, having, you know, feeling, the feel, diba? The textile, the textures. Eh dahil, syempre, Italy is, you know, fashion capital of the world. Yes. So, yung mga bata, mahilig sila mag-model. So, doon ko na, bakit kaya hindi ko gawing something na rampa-rampa para makuha yung
attention nila. And doon ako humingi ng tulong kay Mama Rene. Kay Mama Rene, yes. Si Mama Rene, when I met Mama Rene 2014, nagkita dito rin kami sa room, nagkakilala. Okay. So, dun, nung after that, parang inano ko sa kanya, kinwento ko na Mama, meron akong gusto. Yung advocacy. And si Mama Rene, napaka... receptive. Hindi, and wala. Supportive. Supportive. Oh. And siguro, sabi nga niya, that time I remember, ha, sabi ni Mama Rene, parang it's about time na he gives back to the people, to you know, the Filipinos na sabi niya, narating ko na naman yung gusto ko marating, sabi ni Mama. Especially Rene, the young, you know? Exactly. So, hindi po ako nahirapan. And thank you to Direkata na sumama ni noon and eto yun, tatlong taon na kami. O nga, no? Oo, si Kuya Jun. May kasama po kaming wala na rin. So, medyo, nauna na siya sa amin. Mm-hmm. Kaya nakakamiss din kasama si Jun. Mabuti na lang may mga kapalit tayong... Exactly. Ano rin, na able. Able. Na napaka-flexible din na nila. Na-train ni Jun, in fairness. Talaga. Na-train din ni Jun yung mga yan. Pero kaya, sila pong tatlo, si Mama Rene, si Direkata, at si... Kuya Jun, yung unang mga tao talaga. Kaming tatlo lang. Tumulong, hindi ko din alam kung paano ko na-raise yung pagpunta niyo noon. Hindi ko rin alam pa paano natin nabuhat lahat ng boxes. Diba? Pero that time, festivals, no? Oh, and, festivals yun. And noon po, ang sinasabi ko lang, nun, lagi naman po, kasi kahit noon, meron kaming sealed kami nila, Ate Dits nila, Ate Minda nila, Kuya. Ito yung from the other cities. Other cities. Na meron kaming, nag-train kami ng kabataan na ng maging servant leader, no? How to become a leader, not a boss. And during that time, parang dun ko nakita yung needs talaga ng kabataan. Dun ko talaga na, kung hindi aagapan, then wala. Yung our culture will die a natural death. Kasi walang walang nag-feed. So sabi ko, kahit may isa lang na magsabi na na-appreciate niya yung kultura, solve na ako. And okay, then, punta tayo dyan. Ayan, okay. Ano so far ang best feedback na nare-receive mo dito sa ginagawa mong ito? Meron, tatlong editions na eh. Yes, meron talaga na nagulat sila nung... Balik sa basic one. Oh, sa one muna. Okay. Sige. So, merong isang anak ng half Italian na sinisinya yung nanay niya. Sabi niya, hindi mo sa akin sinabi na meron na palang yung barangay, community. Ang mga Pilipino, even before the Spaniards arrived. Kasi noon ang costume niya, dato. So, in-explain natin. Sino ba ito? Parang si Daisy Del Valle ito. Totoo yun. So, di ba, sabi ko, kahit isa lang na merong maka-appreciate. Hi, Daisy! Ate Daisy, hello. So, noon parang doon, parang... Kontento ka na doon. Kasi may isa kang na-touch. Oo, meron. And then, sumunod noon, meron naman yung mga, may mag-asawa din ng, sa Venice noon, mag-asawa yung ginawa natin ng competition. Ano ito? First pa din? Second, okay. Nung second, mas madami nung second. Kasi that time, talagang nakita nila na, kasi nung dinala natin naman ay fibers from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, na-appreciate nila. Philippine tapestry yun. Philippine tapestry naman yun. So, parang, meron naman doon na parang ang ganda pala, yung makulay pala ang damit. Akala nila kasi 'di ba nakikita nila barong. Oo, yun lang. So nung nakita nila na makulay pala ang damit. May iba-iba pa ang kulturang Pilipinas. So parang doon lang direct, parang ay na-appreciate nila. So maganda na yung balik noon. And aside from that, noong 2017, especially shout out sa grupo ni Ate Deeds na yung sa Bologna. Sa Bologna yung Philippine Women's League nila na. Meron sila mga natulungan, five communities naging beneficiaries nila. Yun. So yung at bukod doon, sino ang produkto ng Bologna na sumikat? Syempre naman, none other than the Miss Universe Philippines 2022. Celeste Cortesi. Yes. Produkto shout out to Celeste. Hi Celeste. Produkto po siya ng Balik sa Basic noon sa Bologna. So ang daming naging produkto na iniisip ko lang ma-appreciate lang nila. Pero biglang merong may ganyan. Napunta talaga into modeling. At saka isa pala, Arnie, may nakakalimutan ka nung first Balik sa Basic natin. Yung sa Venice. Sa Venice. Oo, si... Yun, nakalimutan ko yung first name. Anyway, nag-ABS-CBN. No, more than na.
Modena ba? Sa Modena. Sa Modena. Nalimutan ko din yung ninyo. Oh, yeah, anyway. CBN, may naku, nakalimutan kita. Pero nagkita tayo sa Pilipinas, diba, nang umuwi ka. Yes. Tinuloy mo yung paging ABS-CBN mo. Yes. Shout out din sa, nakakatuwa naman. Sa Knights of Rizal, kasi sila yun sa talagang very supportive din sa Modena. Talagang hanggang bawat may balik sa basic, nagpapasok sila. Tayo. Modena ba, Kenneman? Di ba? Next year, di ba? Lady Winnie, Lady Sel, di ba? But I miss Modena. Yes, I loved Modena when we went there. Mm-hmm. It was our first year, pero ang ganda yun naman ang experience sa Modena. Hindi rin natin pwede diskwento yung sinis at doon taon na natin kasama Venice, sa balik sa basic. Yes. Yun, maano din naman silang kasama, masarap silang kasama, at mas galing sila mag-estima ng mga bisita. Yes, yes. And of course, hindi namin pwede kalimutan sila Arnie, kasi kundi naman dahil sa kanya lahat-lahat, hindi naman din matutuloy itong balik sa basic na ito. La Arnie, bukod dun sa mga nakwento mo, ano ang fulfillment mo bilang author and proponent nitong balik sa basic? Fulfillment siguro, direct yung magkaroon siya ng both ways, ha? Not only just, you know, whatever kind of ingay it could be. Mm-hmm. Nagkakaroon siya ng ingay, nagkakaroon ng avenue para maipakita, hindi lang sa mga bata, pero sa mga parents nila, na we should continue working on sa pagpapakilala ng heritage natin. Kasi kahit nasabihin mo na citizens na sila, mm-hmm. diba, na kahit nasabihin mo, dito na sila nakatira, hindi na sila uwi ng Pilipinas, still, ang itatanong, saan ka galing? Ay, naghahanap, no? Oo. Hinahanap pa din, no? So, kailangan pa rin natin i-maintain us being Filipinos. Oo. For example, yung iba talaga hindi na uuwi ng Pilipinas, okay lang. But still, you know, we should be proud to be, you know, yung lineage natin, Pilipino pa rin. Naman, hindi naman pwede kailayo, nasa itsura. Diba? Diba? Alam sabi Indonesian sila, diba? Yun, siguro yun yung ano, yun yung parang fulfillment ko na, kasi hindi lang pwedeng sa mga anak ko lang ako tumigil. Mm-hmm. Kasi ako sure ako sa mga anak ko na kahit dito na may magpamilya man sila dito, still I know they would be proud Filipinos. Pero, actually, doon pupunta sana yung tanong ko. Ah, talaga? Kasi may dalawa po siyang anak dito sa Italy, meron din po siyang dalawang anak sa Pilipinas, mm-hmm. yung mga lalaki. Mm-hmm. Pero dito sa Italy, mga babae. Mm-hmm. Yung dalawang lalaki doon, okay na yun. Pinoy talaga sila, alam nila. Pero itong, did you have a struggle? Nagkaroon ka ba ng struggle dito sa dalawang daughters mo para ma-identify nila yung sarili ng Pinoy? No, not at all. Dun sa dalawang lalaki, kasi isa Philippine Marines eh, kaya talagang lumaban sa Marawi. I'm proud of that. And yung isa ko namang anak na seafarer, syempre, Pilipino-Pilipino yun talaga, mm-hmm. through and through. At may mga apo na siya doon. Yes. Maniwala ka, proud, yung apo na yan. Proud mommy love. Oo. Oh, oh. Pero yung sa bunso ko, simulan natin doon sa bunso ko na si Bea. Si Bea. Flight stewardess siya. And still, proud Filipina pa rin sila. Oo, kinakausap nila ako in Filipino. Oo, in dito. Filipino. Alam niya, nakita ko po yung mga daughters niya. Lumapit po sila sa akin. Lalo yung bunso nitong huling show namin sa Milan. Talagang ano, talagang lumapit. Filipino talaga siya. Hindi siya nag-English, di ba? Mm-hmm. Hindi siya nahihirapan. Kasi pinalaki din nila Arnie na may love sa ating kultura at saka ating heritage, ano? Oo, ngayon nag-iisa na sila Arnie sa bahay niya. Dati kasama niya pa yung mga yan eh. Emptiness. Pero syempre, tumatanda lahat, 'di ba, sa pati mga bata. Sa pati mga bata. Si Fida na meron na rin baby, may family na rin siya family ng kanya. Na rin. Still, alam mo 'yun, pinaplano na niya pati sa anak niya na magiging multilingual. Ay, okay. Hindi lang Italian, hindi lang din sa side ng daddy niya. Nagpe-French kasi din yung daddy niya. Kasi ano, ang father po niya, ang lineage galing Congo, no? Democratic Republic French, of Congo. Oh, so French. Tapos dito pinanak sa Italy. Si Feida, dito lumaki. Tapos Bruno mag-Filipino. So gusto niya pa rin impart sa English, anak niya, pagiging Pinay niya. So, ano, given na, never did I had any problem sa mga anak ko na ipag-ikahiya nila, hindi. Ah, naman. Obvious naman, hindi yung mga bata naman ay talagang proudly Pinoy pa din. Anyway, La Arnie, moving forward, saan mo, paano mo tinitingnan ang balik sa basic? Sabi na natin, sa loob ng 5 taon. Ah, we live one day at a time, eh. Mm-hmm. Balik sa basic. So, I hope talaga na
Kagaya, I'm thankful talaga sa embassy for helping us with the Ambassador Neil Imperial and the Cultural Attaché, Ma'am Celine, and the DMI, Ma'am Nina. Napaka-helpful nila. Sana mabigyan ng chance also ng ibang, yung mga those who are in the officials, in the office, no, in the government office, na pag ganito mga project about culture, sana talagang isupport nila. I'm looking forward to that, na ma-adopt. Mabuti na lang, no, that you are being supported by the embassy here. Sobra. No, na, well, at least yung moral support nandiyan dyan, and ini-invite kami for a courtesy call, di ba? Yung gusto makita ni Ambassador, yung mga darating ng Pinoy, di ba? At saka makikita mo yung enthusiasm ng embassy people to really help in the program. Kahit yung sa tickets na ano ko na, in as much as I would really like to give, no? Pero no, you know, we will be, ano. Oh, sila, supportive sila. I'm a witness to that. Okay? Laarni, ano pa ang mensahe mo sa mga Pilipino dito sa Italy? Oh my goodness. Kantahin po natin ang lupang hinirang ng may gusto at may at ng may pagmamahal. Hindi, siguruhin muna ang una. We barely have the chance to sing our national anthem. Di ba, Arnie, may kwento ko lang. Ano namin, observation namin doon sa Milan, nung kinakanta yung pambansang awit, parang ang konti nung kumakanta. Pero nung Italian, ano, kasi we have to play the both national anthems, di ba? As part of protocol, di ba? So, alam niyo ba, mas maraming kumanta ng Italian national anthem. And I was, ano? Ako din. Ay, nandun ako sa control. Siyempre, na-obserbahan ko yung mga tao, Sabi ko, I think this is the correct avenue para talagang maano ulit sa mga bata. At hindi ko napigilan, di ba? Sinabi ko talaga na in a nice way naman. Hindi naman siya naging mataray. Pero in a nice way, nasabi niya naman na maging proud tayong kantahin ang ating pambansang awit. Siguro yun eh. Basic. Parang hindi natin kailangan... Kaya that's why it's balik sa basic. Yes, di ba? Basic eh. Parang hindi natin kailangan manggaling sa exclusive school ng kabataan natin. O nanggaling tayo sa mababang paaralan ng kung anong bayan man tayo. But basically, kinakanta natin ang national. Imposibleng hindi natin alam ang national anthem. Siguro yun lang. Doon na lang. Huwag na yung magsalita ng Tagalog. Ako, yung language, hindi yan nagde-define ng pagiging Pilipino mo. Kahit na hindi ka fluent mag-Tagalog, kahit na English speaker ka o Italian ano ka, sa akin, hindi problema yon. Speak yung language na gusto nyo, okay lang yan. But, you know, there are things na basic kailangan alam natin by heart. And then, napaka-rare ng chance na kinakanta natin ng national anthem. Sana kantahin natin siya nang ninanamnam yung bawat salita. Letra. Diba? Yung bawat sinasabi doon. Kasi, madami talaga nagbuwis ng buhay para maging malayang bansa tayo. Ang Pilipinas. Diba? Na meron tayong sarili nating binawagay by na flag. Kanina, nasa Vatican tayo, nakikita ko yung mga flags. Naisip ko, bakit nga ba hindi ako nagbaon ng flag? Diba? Kasi we were not thinking na sa Vatican, makakapag-audience kami with the Pope. But, yung things like that, siguro direct. Basic lang. Yung lang, aminin natin sa sarili natin na Pilipino pa rin tayo. Huwag natin pagmalakihan yung kapwa natin na nandito ako sa Italy. Hindi passport yon para maging mayabang, yes, di ba? Yes. Yun lang, siguro. Basic lang. Huwag tayong magmalaki na nandito tayo sa ibang bansa. We will treat other people na lesser than us, especially, lalo na kapwa Pilipino natin. So, yun lang. Ano lang, let's treat each other fairly. With respect. And let us all be proud that we are Filipinos. Pinoy, so, kumbaga, sabi nga ni Michelle D, I'm still proud to call myself Pinoy. Ay, really? Wow. That's anyway, Laarni, yes, last question. Ano naman ang masasabi mo sa mga bata sa Pilipinas na nag-aambisyon na tumira, wag na lang sa Italia, sa ibang bansa. Yung identity nila, anong mabuti pang masabi mo na ngayon, baka may nanonood diyan na nag-aambisyon. Anong ma-advise mo sa kanila? Hindi naman masama mag-ambisyon, makarating na ibang bansa, magtrabaho doon. Hindi masama 'yon. Basta 'wag mo lang kakalimutan kung saan ka nanggaling at dadalhin mo siya lagi sa puso mo, sa gawi mo,
Siyempre, hindi naman tayo perfect. Meron nga tayong Filipino time. May lagi tayong late, di ba? No, pero, I mean, kasi nakakapag-adjust naman tayo pag nasa ibang bansa tayo. Well, we can really go, ano, diba? Yung go on time sa appointment. Pero, I mean, yung... Huwag mo lang kakalimutan na isa kang Pilipino at meron kang, kung halimbawa, makaalis ka man ng bansa, meron ka pa rin babalikan sa Pilipinas. Kahit halimbawa, lahat na ng kamag-anak mo nasa ibang bansa na still, your country needs you. Always. Always. In different forms, meron tayong mga calling. Meron tayong mga missions. Sana pagdating ng panahon na nagawa nyo na yung dreams nyo, nagawa nyo na yung, na-fulfill nyo na yung gusto nyo ma-fulfill, still, maalala nyo that your country needs you into whatever form, maging economical ba man yan, makakatulong ka ba sa mga nangangailangan sa Pilipinas, well and good. O kailangan ba ng servisyo mo sa Pilipinas, you need to go back for something, not entire life, but you know, in a span of time, go and serve, parang ganun. So, iba-iba tayo ng calling. So sana kung nag-aambisyon kayo, may plano kayong pumunta sa ibang bansa, go. Reach for your dreams. That's good for you, for your family, for the talents that God give you. Kailangan niyo doon ma-practice, ma-hone. Go. Huwag niyo lang kakalimutan na Pilipino pa rin kayo kahit saan kayo tumutong na lupa. And be proud. Yes. Maging proud naman tayo sa lahi natin. Sino pa man magiging proud sa atin kundi tayo na rin lang, di ba? Totoo, di ba? Yung at saka sana yung wag na, yung let's all be ano. Yung for the good of for the whole country, hindi of a particular group lang. For the whole country and for the next generation. Wag tayong mawala ng pag-asa sa kabataan. Wag tayong sumuko pagdating sa kapakanan ng kabataan kasi kung susukuan natin sila din, doon tayo madudung. Ito, final-final lang. Final-final. Ano ang masasabi mo or anong mensahe mo sa mga talaga suporta mo sa Balik sa Basic nitong tatlong editions na to? Ay, nako, hindi ko na kayo maiisa-isa. Pero madaming sumusuporta, maraming tumutulong, marami akong nakikilala, pero kahit first time ko sila makilala, yung helping hand talaga nandoon. Maraming salamat. Mga nakakasama ko na mag-isip kung paano ipupush through, mga nakakasama ko umiyak minsan kapag we feel, you know, yung nakakaano na, yung bang, minsan mawawalan ka ng pag-asa ba? Kasi hindi po madali. Hindi madali, oo. Hindi po madali. Sometimes I would think of, parang, am I crazy doing this? Di ba? Kasi hindi po talaga madali. Ang talent ko lang po kasi I could admit is that God gave me the ability to coordinate people. Mm-hmm. Pero wala akong control over them. At hindi po ako ganung tao na kocontrolin ko lahat ng I give them the you know, the leniency of what they would do and what they could do. Hindi po madali, pero may mga tao pa rin pinapadala yung Diyos na yung kailangan ko, nabibigay nila one way or the other. Direct. Yung ba talagang minsan akala ko wala nang pag-asa. Nag-iisip na ako, oh my goodness, paano ko madadala yung grupo to the next city with... Hindi lang po sila kasi nakita nyo naman yung mga damit. 187 kilos po yan, almost 200 kilos. Hindi ko kaya ng sama-sama ang tao at van. Magkahiwalay tao at mga damit. I mean, magkahiwalay po ng van siya. So, yung mga ganong logistics po na saan sila patutulugan, anong ipapakain, yung mga ganun pa yung movement namin, hindi po siya madali. Pero may mga tao na nandyan lagi, tumutulong. Mga partners mo. So, hindi ko na, baka may mamiss ako, kaya ayaw kong nang banggitin. Alam niyo na yun, miss ko naman. Huwag na magtampuhan ha. Pero, yung talaga, kanina in my prayer, talagang God give you enough. Yun yung siguro, natutunan ko din dito, that I would also would like to share with the people na tumulong din sa akin dito na may God give you enough, yung hindi sobra, hindi kulang, just enough for us to survive each day. Kasi God has been good sa mga projects na nagagawa natin direct, di ba? Kahit papaano na itatawid. So, sa mga lahat ng tumutulong, lahat ng from partners to sponsors to parents to participants, to people who go to watch, alam niyo yun, yung mga lahat madaling ultimong bumibili ng ticket, diba? Yung mga bumibili ng ticket, maraming salamat. At yung tignan na lang natin, ako, Direkata, I would like to thank you kasi alam niyo pag si Direkata nagte-train,
nakikita ko sa kanya ng regardless kung ito ay ang mga bata na mga baguhan lang, nakikita ko yung pagtitrain niya, kung paano niya tinitrain yung mga models niya na ngayon nasa New York na. Ayan, minention kayo ha. Nakikita ko kay Direkata yung how, yung pag kailangan pag stern siya, nakikita ko kung paano siya talaga maging stern. Nakikita ko kung paano siya nagiging lax para yung mga bata maging maat-ease din. So, napaka-professional ni Direk talaga in that aspect. Nakikita-kita ko yung how effective he is. And pagdating na sa show, oh my, really, ang good. Transformed. Siyempre, Laarnie, we want to show our best. Diba? I know. Ganon din naman si Mama Rin eh. Gusto niya talaga, maganda ipapalabas natin. Exactly. Kaya, wala kaming dinidiscriminate. Whether sa ano yan, sa Canada, o sa Amerika, o sa yung Middle East, dito, pare-pareho po ang trato namin sa mga shows. Yes. And we are thankful to Laarnie na dinadala niya kami dito. Nung bata-bata ako, hindi ko naisip na kakapunta ako na Italy. And here I am now, this is my third year coming here. Although, hirap mag-apply ng visa. pero, I mean, the satisfaction is there. Ano po, to be honest, ano na po kami, more than 2 weeks na kami dito. Pero nasabi ko nga sa kanya, ang bilis. Yeah. Ang bilis. Parang, Diyos ko, today is October 11, uuwi na po kami ng October 15, show po ng 14, uuwi kami ng 15. So, 4 na araw na lang nilalabi namin dito sa Italy. Imagine, parang kararating lang namin. Totoo. Di ba nag-first show kami sa Venice, ngayon magtatapos kami sa Rome. Yes. And thank you also, Laarnie. Number one, thank you for bringing us here and made us share ourselves to the young. And number two, thank you for this interview. No, thank you, Direk. Thank you. Diyos ko, akala niya siguro may iwasan niya ako, no? Puntahan ko nga sa kwarto. Nagtutulog-tulogan ako. Naman, Direk, also, I would like to take this opportunity to thank you, Mama Rene. I mean, kung hindi siya naniwala dun sa advocacy, I don't think may balik sa business. Kinikwento niya naman. Kinikwento niya yon. Naniwala ako sa kanyang advokasiya. Kaya umuo ako dito. Yes. Nasabi niya yon, hindi na niya naman dinideny yon. Hindi niya naman kinakahiya, hindi na plagal kay Mama, hindi niya kinakahiya lahat ng proyekto niya. At maging part nito napakagandang opportunity para ma-share din namin ang mga sarili namin. Yeah. Sa kabataan. Minsan, alam mo, to be honest, Direk, no? To be honest, this past day, siniisip ko, my goodness, nakikita ko yung mga ginagawang project ni Mama sa ibang bansa. Sa Pilipinas. Parang, ganun lang yun. hindi po ako fashionista. Educator, maybe I could admit I'm proud to be. Pero hindi po ako talaga into fashion. Pero yung kay Mama Rene, yung willingness niya really to share kay Direkata, dun sa mga staff, kay Dayo, kay AJ, sa mga models. At saka kay RIP, kay June. Kay June, naku, rest in peace, June. So, parang, may pag-asa. I'm sure. May pag-asa. At saka yung ano nakita ko naman, excitement ng mga bata, in fairness. At saka yung alam niyo po ba, yung excitement nilang maisuot yung mga damit natin, you don't expect that from the kids nowadays. Mm-hmm. At nung nakikita ko pag nag-fitting, ay gusto nila. Mm-mm. At minsan niya, pinanlalakihan ko pa ng mata dahil isinasayaw-sayaw nila. Hindi naman gano'n. Pero I think that's one way of appreciating our culture through that. At na-explain naman, di ba nagbibigay ng talk? Yun po yung napapaliwanag natin. Para po sa mga indigenous people natin, this is for you. Pinapaliwanag po namin na ang kulay na ganito ay para sa ganito, ang mga design na ganito. Yung paghahabi, kung paano nyo ginagawa. We are so proud of you. At sinasabi na hindi yan pwedeng basta isayaw-sayaw mo. Yung mga rituals with that. So, yun po, na-share po namin ng, kahit na sabihin nyo na just a few minutes or wala pang isang oras telling them, but nakikinig sila and naiintindihan nila. Kaya pagdating nila sa paglalakad, yung training ni Direkata at yung knowledge na sabi sa kanila kung paano nila dadalhin, ang galing. Nagagawa naman ng mga bata. Ang galing ng effect. Kasi hindi talaga pwede itatwa ang moreno, morena, yung mga nandito, tsaka Pinoy na Pinoy yung mga features. Well, anyway,
Tarni, thank you again. Thank you. Hindi ako nakataka. Oo, hindi siya nakataka. Anyway, thank you and please say bye to our viewers. Okay, so, for those who are watching, no, thank you for listening and keep on watching Direkatas videos. Follow nyo yung mga ano niya, escapades niya sa fashion. Nakakatuwa yung mga interviews niya. Talagang different people in different strokes. And I think that is one thing that's unique. Actually, yun ang gusto ko lang na ma-achieve. Oo, unique sa'yo. Diba? Dito, gusto ko lang maintindihan nila yung ginagawa natin. True. Kami sa production, ikaw bilang organizer ng isang event. Mm-hmm. Diba? Hindi po biro. Malala ang logistics. Sobra po. Okay. Yapang po. Gulong. Hindi biro na po. Alam niyo lang pinagdadaanan nitong babaeng ito. Anyway, thank you everyone. Thank you for watching. Have a nice day. Bye. Bye-bye.